Sa sobrang takot ng puppy na to sa pagligo niya, Diyos ko, di na yung halos tumalun na nga po siya. Tapos ay nasarasar pa nga nitong si mother. Ngayon nga kasi papaliguan na ulit natin ito mga puppies na natitira dito sa atin. Uunahin na nga natin muna itong isang puppy na brown na to. Siyempre dito natin siya paliliguan. Actually kaumpisa pa lang nga talaga nagwawala na nga siya kahit hindi naman na ito ang first time nilang maligo. Siyempre alam niyo naman itong mga to, takot talaga sa ligo. Actually most of our pack members ganun rin nga po. Pero itong mga puppies na to, Diyos ko, grabe naman talaga magwala. Alam, halaga nga kasi talaga na napapaliguan nga natin itong mga puppies na to ng madalas. Kasi nga alam niyo naman po, diba, sa ating previous video na talagang dinala nga po natin sila sa vet dahil nga po nang galis nila. At doon nga po ay tinurukan sila at syempre binigyan rin ng mga gamot at kasama na nga itong shampoo. Kung mapapansin nyo, hindi nga tinitipid ni mother sa shampoo itong puppy na to. Yun nga po ay dahil itong shampoo na to ay para nga po sa kanilang galis. Ito nga po pala ay yung Doggy's Choice na anti-tick and flea shampoo. Kaya kung mapapansin nyo rin ay talagang minamassage ni mother maigi itong shampoo na to sa katawan nila. Kasi syempre kahit nga tinurukan sila, yun talaga ay ihihil yung kanilang galis from the inside, tapos tayo naman yung magtatanggal from the outside. Kaya naman dumadalas din talaga ang pagligo ng mga puppy na ito. Doon naman sa mga parts na wala na nga silang buhok dahil nga po nang galis yung part na nilalagyan naman natin ng ointment, which is makikita nyo nga po later. Kaya rin talaga mahalaga nga po na nakakaligo sila para nga rin po maclean yung area kung saan natin ilalagay yung ointment. Nang sa ganoon ay mas madali rin nga po maabsorb ng kanilang skin yung ointment. At kung napansin nyo rin naman, napakilaki na po ng pagbabago nila kaysa nga po noon. Kung alala nyo nga, nung unang beses na nakita natin na meron na pala silang galis, ay doon nga po sobrang tindi na ng kanilang mga siko. Alam nyo yung parang medyo matigas-tigas na siya dahil nga po talagang puro galis na yung part na yun at wala na talagang balahibo at all. Pero ngayon talaga nag-improve na nga po syempre dahil din nga po sa mga nilalagay natin sa kanila at pati na rin sa itinurok sa kanila. Tapos alam nyo rin ba itong puppy na to ay tinatawag ko na nga pong Sermier? Bala, eto kasing puppy na to ang mag-aadap po sa kanya ay ang family ni Kuya Sermier nyo. Kaya naman soon ay dadali na rin nga po siya doon. Abangan nyo yung video na yan. Bale, ang matitira na nga lang po sa atin dito ay si Brindel at ito nga pong kanyang mga kapatid ay talagang ipina-adopt natin. Pero alam nyo rin naman na bago nga natin sila ipa-adopt ay syempre ginamot nga po muna natin ang kanilang mga galis. Syempre, mahalaga po yan para pagdating nga po nila sa pupuntahan nila ay okay na sila. Anyways, balik tayo sa video. Ito ay tinapat na nga ni mother dito sa mismong gripo itong doggy na to para mas madali nga daw siyang mabanlawan. Mukha rin nga kasi natatakot sila kahit nga medyo mahina na yung force ng bidet. Pero alam nyo naman itong bidet na to ginagamit lang naman talaga pagpapaligo nga sa ating pack members din. Sobrang nga lang talaga magwala itong puppy na to kasi talagang ayaw na ayaw nga po niyang magpaligo. Kaya naman after nga po siyang mabanlawan ng maayos ay itadiretsyong blower na nga po tayo. At naku, Diyos ko, mas magulo pa nga po ang pagbablower kesa sa pagpapaligo mismo. Grabe, halos tumalo na nga po itong isang puppy na to tapos tingnan nyo nanonood pa ang ating Perseus. Hirap na hirap rin naman si mother ng time na to kasi nga syempre hindi lang siya basta nagbablower kundi nagpipigil rin nga po parang hindi makatalon itong isang to. Kasi alam nyo naman mataas nga po ito at delikado kung sakasakali man na makatalon nga po siya ng tuluyan. Diyos ko, baka mabalian pa. Pero syempre for the pilit nga po siya dahil hindi naman niya nga po yun alam and hindi rin naman natin masarhan mismo yung pinakapansaran na stainless dahil nga po nako hindi talaga makakakyat si mother dito sa paliguan na to. Kaya naman tiniis na lang rin nga ni mother pati nga ang mga matitinding kalmot-kalmot ng puppy na ito. Para nga po matapos na rin naman ang pagbablower sa kanya kasi nga kailangan natin siyang tunuyuin 100%. Pero kahit nga po na ganoon ay bibilad pa rin natin sila ng konti sa R1 kasi nga sabi po ng vets nila ay mas maganda nga daw po talaga kung isa sun dry sila. Pero nung time kasi na to masakit na nga po sa balat yung araw kaya keri na ganito na lang i-blower natin tapos paparawan lang nga po natin ng konti. Nung mapagod naman na ang puppy na to sa pagwawala o diba pumayag na rin nga po siyang i-blower-blower siya. Ako naman narinig ko nga po ang kaguluhan at may umiiyak-iyak na puppy kaya ito bumaba nga po ako para silipin ng mga kaganapan dito. Nung makatapos naman nga po tayo dito kay Sir Mier, syempre next naman natin ay itong si Brindel. O diba kitang-kita nyo naman kay Brindel na talagang alam na niya ang mangyayari sa kanya dito. Kaya naman di pa nga siya inisper, nag-umpisa na nga po siya agad magwala. Nasar-asar pa nga siya itong si mother. Hey, sexy lady.
O, diba? For the cry tuloy siya lalo dahil nga ayaw na nga niya magpaligo tapos inaasar pa daw siya. Siyempre, gaya nga ng ginawa natin kay Sir Mir, eto, chinampuhan na nga siya ng matindi. At gaya nga kanina, hindi natin siya pwedeng tipidin si shampoo kasi nga ito talaga yung makakatulong sa kanila para matagal na rin nga totally yung galis nila. Kaya naman kung yung mga fur babies nyo ay wala pang galis, Diyos ko, huwag yun na silang palapitin sa ibang mga doggy at huwag yun na silang palabasin kung alam nyo naman po na meron na nga pong galis outbreak sa inyong lugar. Eto mga puppies kasi natin, hindi talaga natin may iwas sa galis nung time na yon kasi nga dumedede pa sila kay Mama Dog. And hindi rin naman natin sila pwedeng ipatigil ng pagdede nga kay Mama Dog. Kaya naman ito talaga nakagagalis nga sila pagdede ng pagdede nila sa kanilang mama. Pero nung nag-stop na nga po sila totally sa pagdede, doon nga po tayo nag-umpisa na gamitin nga po yung galis nila. Pero alam nyo naman po na prevention is better than cure. Kaya naman inuulit ko, ingatan po natin ang ating mga fur baby sa galis kasi grabe, sobrang bilis po niyang kumalat at sobrang bilis makahawa. Kaya naman doon sa mga nagsasabi na kawawa nga daw po yung mga doggy na nakakulong at nakatali at yung mga doggy na indoors. Naku, sinasabi ko sa inyo, kawawa lang po sila kung hindi naman sila inaalagaan ng tama. Pero kung maayos naman po ang pag-aalaga sa kanila kahit nakatali man sila o nakakulong man or indoor man sila, ay okay naman po yun kesa nga po dun sa mga aso na pag-aalagala sa labas at nakakakuha po ng mga kung ano-anong sakit. Minsan kasi yung mga fur parents mas pinipili nga nila na indoor yung mga dogs nila. At mas pinipili nila na ikulong sa loob or itali sa loob ng bahay yung kanilang mga doggies. Hindi po para kawawahin sila, kundi po para protektahan rin sila dahil napakarami na po talaga mga viruses at sakit ang mga doggies. Anyways, after ligo time, ito lalagyan na nga po sila ng ointment. At tingnan nyo talaga may audience pa nga po tayo. Ito kasing si Perseus dito nga natutulog tapos dito rin tayo maglalagay ng ointment. Kaya naman talagang titig na titig nga siya dito kay Brindel habang nilalagyan balik natin. Balik, ayaring nga pala na sabi ko kanina, lalagyan po natin sila sa parts kung saan wala na sila halos balahibo kasi ibig sabihin doon nga po talaga maraming galis. And dito nga po sa mga to ay mostly sa mga areas po ng kanilang mga paa. Doon nga po maraming mga nauubos ng balahibo. Kaya naman itong si Perseus, ayan talagang tingin-tingin sa wet po nitong si Brindel. Ang kalokohan naman itong si mother, nilapit nga itong si Brindel kay Perseus kaya ayan talagang tatakbo nga agad siya palayo. Pero mabait rin naman nga po itong sina Brindel sa mga pusa at usually nga po talaga kalaro nila ang mga cats natin, si Perseus lang talaga may pagkaila. Nung ilalabas naman na nga po itong si Brindel, ayan talagang ayaw niyang pumayag kasi alam niyo ba itong mga puppies na to'y tuwang-tuwa nga po dito sa loob ng ating mansion. Kaya naman hinayaan nga po muna sila ni mother na maglaro-laro nga dito kasi totoo lang hindi nga po sila pwede dito pansamantala habang sila nga po ay may mga galis. After nating lagyan ng ointment itong si Brindel, dito naman nga po tayo kay Sir Mir. At gaya nga po nitong si Brindel, mostly nga po ay dito sa mga siko at sa mga paapa niya kailangan lagyan itong ointment. Naaalala ko nga nung si Cybert si Malia nagkagalis mostly kasi sa tenga sila marami pero itong mga to ay dito nga sa mga paapaa. Nahirapan rin nga si mother maglagay dito kay Sir Mir kasi sobrang likot talaga niya. Bago nga tigilan ni mother paglalagay ng ointment ay chinek-check niya nga rin muna itong ibang parts pa ng katawan niya. Nung okay na nga po at nalagyan na lahat ng airs na kailangan malagyan, na rin nga po siya talagang itinalon pa siya ni mother. Pero syempre, gaya nga po ng ating Brindel ay ayaw rin nga po lumabas nitong si Sermi at gusto maglaro muna dito sa loob.